Sabi nyo kanina, all have sinned and came short of the glory of God. You cited the verse written down by Paul. Ibig nyo bang sabihin na lahat ay nagkasala at hindi nakaabot sa katwiran ng Diyos? Ibig sabihin lahat ng tao kasali ron? Tinatawag na all have sinned ay general yun. Sapagkat noon, mayroon ang sinabi ako sa inyo na si Abraham ay believed God and it was counted to him on righteousness. So, walang problema na yun. Hindi ko ho tinatanong si Abraham. Ang tanong ko ho, ang ibig ba sabihin na tao? Ng tao lahat ay nagkasala at hindi nakaabot? Kapatid, para ho tayo magkaintindihan, let us behave. Okay. Tatapusin ko muna po ang tanong. Specific, kung ano ang tanong, siguro yun magandang ayoko kasabi. Naman po na kayo ay aking pagalitan dahil matanda kayo sa akin. It will be unbecoming for me na pagalitan ko kayo. Kasi, dapat po huwag tayong magsabay. Una, sabi ko, asan na ba ako? Nasabayan kasi kami tatang eh. Doon bang salita sa Roma, kapitulo 3 at versikulo 23, sapagkat ang lahat ay nagkasala nga at hindi nakakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Yung salita na yon, ibig ba sabihin lahat ng tao kasali roon? Sa panahon pong apostol, panahon na yon ay lahat talaga nagkasala. Sa panahon na yon, only one na tao, si Jesus Christ ang hindi nagkasala. Sa panahon na yon. Ng mga apostol. Isa lang ang hindi nagkasala. Lahat sila considered makasalanan. Yun po ba ibig niyo sabihin doon? Oo, lahat. Pati ang mga apostol. Ang apostol ay na-consider yan sapagkat nag-believe sa Panginoon Jesus Christ. Hindi, nagkasala rin sila. Nagkasala sila, pero nung linisin sila ng kasalanan nila, nawalan kasalan sila. Sa makatwid, hindi nakasali mga apostol. Hindi na ho. Ang pagkaintindi hindi na ho kasali mga apostol. Nililiwanag ko. Unang tanong ko sa inyo, yung ba sa salitang ang lahat ay nagkasala? Sabi nyo, isa lang, si Kristo lang. Ngayon, further inquiry proves that hindi rin kasali mga apostol. Di, ganun ba ibig nyo sabihin? Kaya nga sinabi ko hindi na sa hindi rin kasali mga apostol. Kaya nga sinabi na ko sa inyo. Hindi ho isa lang na kagaya ng sinabi nyo kanina. Inyo, sinabi ko sa inyo, na sa primero yung sabi ng mga apostol, wala ni kahit isa ang matuwid. Wala ho. So, si Panginoon Jesucristo lamang. Wala ho, kahit isang matwid. Noong si Panginoon Jesucristo magbigay na ng kanyang doktrina, then mayroon ng produksyon ang kanyang doktrina na yung mga apostol ay nagka-mayroon ng kapangalan. Nagkaroon lang ng matwid noong mangaral na Panginoon Jesucristo. Pero bago po nangaral ang Panginoon Jesucristo, wala pang matwid yun ang ibig niya sabihin. Ayun, sabi Bible. Kung mabasa ko sa Biblia ho, na hindi pa nangangaral si Kristo, marami nang matuwid. Tatanggapin nyo, mali na naman yung sinabi nyo. Yes, thank you. Okay. Timing po. Kapatid, sumagot po kayo. Kung mabasa ko ba, na hindi pa nangangaral ang Panginoong Jesucristo, meron ng matuwid. Eh kung mayroon kang mabasa na mayroon pang matuwid, ito naman, basa ko, walang matuwid. Tapos. Hindi. Kung may babasa, hindi po ganon. Kaya nga po tayo naghaharap eh, kapatid eh. That's why, nung kayo hamunin nyo ako dun sa Hope Christian School, tinanggap ko hamin nyo dahil maghaharap tayo. Mm. We will settle things. We will clear things in the minds of our listeners. Mm. Hindi ko sasabihin, tapos. Hindi pwede yun. Kaya nga tayo naghaharap eh. Tapos tatapusin nyo. Huwag nyo munang tapusin dahil di pa ako nag-uumpisa. Hindi pa ako nag-uumpisa. Nililiwanag ko lang na kung mabasa ko po ba sa Biblia that even before the time that Jesus Christ was born on earth and Jesus Christ preached the original gospel as you have said, kung may mabasa akong mga banal na noon, mga matutuwid na tao na, tatanggapin niyo po mali yung inyong claim kanina. Hindi ko tatanggapin sapagkat iba naman ang pakaunawa ko sa inyo. Ayun. Hindi, wala po tayong wala tayong usapan doon. Kahit pala mabasa sa Biblia, hindi niya tatanggapin dahil iba raw ang pagkaunawa niya sa akin. Yun ang very reason na ibinolunteer ni kapatid na espeso. Iba ang pagkaunawa niya sa akin. I hope so. Susunod yung tanong ito, kapatid. Brother Soriano,
siguro ang pinakamaganda niyan ay basahin mo. Hindi po, mamaya po, pagpindi ko po. Nagtatanong po ako ngayon eh. Yun po ang tungkulin ko magtanong, hindi magbasa. Kinukonfirma ko lang, talaga hong mamaya tatagta rin natin ang basa yan. Ito po ang susunod na tanong. Sabi niyo, kapatid na Espeso, ang James 1:26-27 ay rebuke. What do you mean by the word, those verses are rebuke? Ang meaning ng rebuke or reproof ay isang criticism ng mga fault ng mga religion noon. Ayon. So, it is a criticism pala of fault. Mali. Kini-criticize ni James yung mga mali ng mga relihiyon noon. Yun po ibig niya sabihin doon. Oh. Ayan. Ngayon, pagka kini-criticize ba ng isang kumi-criticize yung mali, yun bang sinasabi niya aral o hindi? Hindi po yan aral. Rebuke yun. Hindi po aral? Hindi. I will read a verse in Matthew chapter 23 na sinabi ni Kristo ito. Ganito ang sabi niya. Sa aba ninyo, mga eskriba at mga pariseo, mga mapagpaimbabaw, sapagkat nagbibigay kayo sa ikapo ng yerbabuena at ng anis at ng komino at inyong pinababaya ang di ginagawa ang lalong mahalagang bagay ng kautusan na dili iba't ang katarungan, ang pagkahabag at ang pananampalataya. Dapat sana ninyong gawin ang mga ito at huwag pabayaang di gawin niya ang mga iba. Ito ho ba rebuke o hindi? Rebuke. Yan. Doon ho ba sa rebuke ni Kristo na yun, walang aral? Pag sinabi na ng Panginoon Hesus Kristo, kayong mga hipokrita, kayong mga ahas, kayong mga escribas, parisiyos, parang sinasabihan niya na ito ay mga mali na ginagawa yan ninyo. Kaya it sa is a review ng mga ginagawa nila noon na reliyon na walang kabuluhan. Yan, rebuke yan. Sa mga kapatid, tinanggap nyo na ang 23:23 of the book of Matthew is a form of rebuke coming from the Lord Jesus Christ Himself. Dito ba sa 23 ito walang aral? Rebuke is also considered na pwedeng magkamayroon ka. Tinatawag. Pero hindi yun. Po ang maganda. Now, remember, ang tinatawag na turo ng Apostol Pablo ay apat na kategorya ang mamaya na po yung kapatid. Mamaya na po. You are under cross. You are not bound to explain your under cross. Ito, susunod kong tanong. Magpapasalamat lang ko, tinanggap nyo na pagka may review, aral din yung review. Ngayon,